Maganda, kakit-akit at malakas ang dating. Siya si Eunice Espinosa, 27 anyos, isang entertainer. Sa isang bar sa Malate, umiko ang buhay niya. Ang mga parokyano doon na talaga namang nabighani raw sa ang kanyang magandang personalidad. Pero sa likod ng mga makinang na ilaw, mabigat ang buhay na pinagdaanan ni Eunice. Panganay sa limang magkakapatid si Eunice. Mula nang ipanganak, hindi na niya nakilala ang kanyang ama. Nakausap ng inyong ABS-CBN SOCO si Ara na dahil sa isyung pangseguridad ay nagpatago sa aming kamera. Tingnan mo na yon, nakuha ko ng awards ko. Galing-galing naman. Ayon kay Ara, mataas raw ang pangarap ng kanyang ate kaya nagsumikap raw ito sa pag-aaral. Masipag siya mag-aral. Lagi siyang honor student. Even nung graduate siya, honor student pa rin siya. Pero sa gitna raw ng pagpupursige ni Eunice, buwan ng Mayo 2015, inabando na sila ng kanyang ina. Umalis si Mama, umalis siya ng Iloilo. Then, kasama niya yung bago niyang pamilya. Ate si Mama! Dahil dito, naging mabigat raw ang mga sumunod na pangyayari sa buhay ng kanilang pamilya. Naging mahirap para sa amin yung pag-alis ni Mama. Nag-stop siya pumasok third year high school. Nagtrabaho siya as a sales lady sa isang department store sa Labotas. Pinasok na nga ni Eunice ang iba't ibang trabaho para lamang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Pero hindi raw talaga sumasapat ang kanyang kinikita. Hanggang sa isang kaibigan raw ang nagrekomenda sa kanya na maging entertainer sa isang bar sa Malate, Maynila. Sa puntong iyon, nagsimula na nga siyang mabuhay sa gabi. Nagbago yung buhay namin kasi mas gumanda yung ano eh, mas gumanda yung opportunity para sa kanya. Pang tuition fee mo, tsaka pang uniform. Thank you, ate! Pagkagat ng dilim, nagsisimula na ang kanyang araw. Sa kabaan ng kalsadang ito sa P. Arellano Street, gabi-gabi nga naglalakad si Eunice. Dito na rin daw siya sumasakay ng tricycle. Ang tricycle driver at barangay kagawad rin na si Ronald Ferreras. Kinuha raw ni Eunice upang maging regular na tagapaghatid sa kanyang pinapasukang bar. O sige, dadaanan kita dyan. Ayon kay Mang Ronald, mabait at magalang raw ang dalaga. Tara. Tahimik lang siya eh, palabat eh, saka laging naka-smell siya lagi, hindi siya supladang tao. Samantala, pagdating niya sa bar, humigit kumulang 8 oras ang gugugulin niya sa paghahanap buhay. Dahil dito, madaling araw na siya nakakalabas ng bar. Halos mag-uumaga na kung siya ay makatulog. Ganito nga ang pang-araw-araw na buhay ni Eunice. Pero sa di naasahan, nung 28 na madaling araw, iba ang nangyari. Nuuy, magaganap ang isang malagim na trahedya. Nagawad! Nagawad! Nakong alas 6 ng umaga, nung araw ding yun, naalarma si Kagawad Ronald sa balitang natanggap. Noong time na nung isa sa talad namin, sumisigaw, agawad, yung service mo. Na mga panong iyon, matindi raw ang kaba ni Kagawad Ronald, lalo na ang tinatahak nilang daan ay patungo raw sa inuupahang apartment ni Eunice. Ilang saglit pa, tuluyan na niya nga nakita kung ano ang nangyari. Nangyari kay Eunice! Sino kaya may kagagawan nito? Meron na akong nakita ang isang police doon sa may pinto na nakabantay kasi hindi na pinapapasyo yung iba dahil dumadami na po yung tao. Eh, nakita ko na siya na gano'n. Nakigana na siya, marami ng dugo. Si Eunice, naging biktimang walang kalaban-laban sa isang napakalagim na krimen. Ang nangyaring krimen, agad namang inimbestigahan ng Manila Police District Homicide Division. Si PO3 Roderick Magpale ang natasang humawak ng kaso. Ngayon, pagpasok namin doon, nakabukas naman na yung pinto.
Ayon pa kay PO3 Magpale, talaga namang napaka-brutal raw ng nangyaring krimen. Merong kitchen knife doon sa lababo, malapit doon sa pinaghihigaan ng victim natin, si Eunice Espinosa. Nandun ito sa may taas na kapatong. Duguan din yung kitchen knife na yun. Na mga panong yun, wala pang kamalay-malay ang mga kapatid ni Eunice sa nangyari. Kaya naman, nagulat si Ara nang tawagan niya ang cellphone ng kanyang kapatid. Hello, sino po ito? Ang sumagot, lalaki. So, nabiglaan na ako na, ay, hinarap ko siya. Kapatid po ako ng may-ari ng cellphone. Sino kayo? PO3 Roderick Magpale po ito. Huwag po kayong mabibigla. Nandito po ako sa apartment ng kapatid nyo. Patay na ho siya. Ano? Ano nangyari sa ate ko? Abot langit ang pagdadalamhati ni Ara. Hindi raw niya inakalang magiging biktima sa brutal na krimen ang kanyang mahal na ate. Sa post-mortem examination sa bangkay ng biktima, multiple stab wounds to the neck, body and extremities ang nakitang naging sanhi ng kamatayan nito. Sa inisyal na investigasyon, pagnanakaw ang nakikita nilang motibo ng krimen. Sinabi nga na meron daw perang nawawala nga itong si Eunice at yung alahas ay nawawala. Ilang mahalagang impormasyon naman ang naitala ng mga tagapagsiyasa. Pag-check namin dun sa entrance door nung yun, medyo ano naman siya, intact naman siya, pero damage. Pero according kasi dun sa mga ibang tao dun, madali mo talaga siyang mabubuksan. At nabubuksan nila sa pamamagitan lang ng guard. Kaya hindi namin inisip na mayroong forced entry kasi intact yung door na bell. Dahil dito, nagsapantaha ang mga otoridad na maaaring pamilyar sa lugar ang suspek. Kung makikita mo yung victim natin, may itsura siya. Maganda si Eunice Espinosa. Maputi, malita mukha. Basta maganda talaga siya. At dahil nga sa trabaho nito bilang entertainer, nasa gabi pumapasok at madaling araw naman kung umuwi. Nagkaroon ito ng pagkakataon na maisagawa ang maitim na bala. Parang na-pattern siya. Kasi nga, palagi raw ganun talaga yung pinaka-routine. Maaring kada dumarating si Eunice. Alam mo, hindi lang siguro alam ni Eunice na pinapanood na siya ng suspect. Maraming salamat po sa impormasyon. Sige po, sir. Mawalang galang na po. Hanggang sa isang babae ang buuwi, lumutang at nagbigay ng isang mahalagang impormasyon. Bakal. Eh, nakita nga po akong lalaki na tap-takbo nung umaga dito, oh. Duguan po. Nuuwi, napako raw ang mata niya sa lalaki. Lalo pat, nakita niya nga may bahid ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan ang naturang lalaki. Maraming dugo sa kamay at sa damit niya hanggang doon sa may likod ng shorts. Ilang saglit pa. Nung lumagpas sa kanya yung lalaki, tinignan naman daw niya yung pinanggalingan ng lalaki kasi iniisip niya baka may humahabol. Ngayon nalaman nga niya na wala. So tinignan ulit niya yung lalaki. Pagtingin niya ganun ulit, nawala na. Hindi raw kakilala ni Ginang Aida ang lalaking duguan. Namukhaan niya naman ito. Ang testigong iyon, nasuportahan naman ng isang video mula sa isang closed circuit television camera. Nagbigay yung mga barangay officials ng mga picture ng suspect. Ngayon, pumunta ulit tayo dun sa bahay ng witness. Nung pagpakita ko mismo ng picture, nanginig. Sir, yan yan. Yan mismo. Siya po yan. Yan mismo. Hindi ako pwede magkamali. Ayon sa mga otoridad, malakas ang circumstantial evidence laban kay Ace Mondragon. Una na rito, magkatabi lamang ang bahay ng dalawa. Kaya si Ace ay pamilyar sa mga kilos ni Eunice. Pangalawa, positibo siyang kinilala ng testigong si Aida na umano'y nakita niyang duguan noong madaling araw na napatay ang biktima. At pangatlo, bigla na lamang raw naglaho ng parang bula si Ace at ang kanyang pamilya sa lugar. Not to mention, meron silang negosyo, yung kainan, dun sa kabilang street. Hindi naman natin pwedeng sabihin na mahina dahil
according sa barangay, malakas daw yung kainan nila. Ngayon, parang iwanan nila yon without any apparent reason. Magdududa ka, may flight of guilt siya. Ayon pa kay PO3 Magpale, bagamat walang nakitang palatandaan ng panggagahasa, naniniwala pa rin ang mga pulis na may masidhim pagnanasa si Ace sa biktima. Baka may gusto yung suspect yung kay Eunice. Sa puntong iyon, formal na lang sinampahan ng kaso ang 25 anyos na si Ace Mondragon. Sinampahan natin siya ng robbery with homicide. Kalaunan, inilabas na rin ang warrant of arrest laban sa naturang suspect. Ang problema, bagamat mahigit isang taon na ang nakalilipas matapos maganap ang krimen, hanggang sa kasalukuyan ay di pa rin natutunton ng mga otoridad ang kinaroroonan ng suspek, si Ace Mondragon, na nanatiling takas sa batas. Samantala, patuloy namang nangungulila para kay Eunice ang kanyang mga naiwang kapatid, lalong-lalo na si Ara. Si ate, siya yung ate na best friend mo pa, mama mo pa. Parang wala ka nang hahanapin. Kumbaga, kumpleto siya. Kung sakaling mabubuhay ako again, siya ulit yung pipiliin kong maging ate. Kaya nga, patuloy silang nananalangin at umaasa na sa huli, makakamit nila ang ganap na hustisya. Gusto namin ang explanation galing sa kanya. Kung hindi man siya mahanap ng batas, hindi man siya magbayad dito sa lupa, alam ko naman na behalf of everything, si God, nandyan siya. Siya yung magbibigay ng justice para kay ate. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.